Magandang tanghali, boss. Ito, nakita ko lang sa palayan namin. Yung anong ibig sabihin itong circle na to? Saka dito, boss. Dito. Dito lang sa malapit sa palayan namin. Ito. Nahanap ko tong tatlong batong na ito. Ito yung isa. Tapos yung isa, boss, nandun. Ito yung tatak niya, boss. Yung bato. Hindi maalis-alis. Ay nandito sa gilid. Tapos yung isa nandoon dito, boss. Sana ay matulungan mo ako. Magandang araw po sa kanilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan, naimbag na aldaw, kada kayo amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nandito na naman po tayo magbabalik, no, sa isa na naman po nakakamanghang Yamashita Treasure Hunting topic. Isa pong video ang ipinadala po sa atin mula po sa ating kababayang treasure hunter mula po sa kabundukan ng Pilipinas. At ito nga po ay ang kanyang natuklasang mga sign markers ng posibleng mga kayamanan na itago ng mga Hapon noong Second World War. Ito po ay halatang ginawa ng mga kamay ng tao, ginawa po ng mga Japanese Imperial Army ang mga sign markers na katulad po nito. Itong makikita natin na hugis triangle na bato at may dot, yan po ay isang uri ng sign. Yan po ay nagsasabing may kayamanan sa lugar kung saan po naroon ang mga markers na ito. Itong markers na ito ay atin pong bibigyan ng pinakamalapit itong kahulugan mula po sa Japanese code. Ang ibig pong sabihin ng mga ganitong klase ay Yamashita Treasure, Separated Treasure in Rock Triangle, nakabukod na kayamanan sa tatlong bato na nakatriangulo. Ito po ay isang uri ng sign ng rock formation na mga batong nakatriangle. Yung mga tuldok na yan ay mga batong nakatriangulo na may mga karga, may kayamanan kung saan po naroon ang nakatriangulo na yan. Yan po ay posibleng tatlong bagay na kayamanan, object, bagay na ibinaon ng mga Hapon. Posibleng ito ay ginto o ano pa mang kanilang nakuha, no, na ibinaon dyan. Yan po ay isang uri ng sign na Yamashita Treasure. Stone map, ito pong triangulo na ito. Isang uri po ng mapa sa area na yung mga batong hahanapin ay yung nakatriangulo. Yung tuldok na yan ay rock formation. Yan ay design ng Yamashita Treasure na nakalagay talaga sa libro. At yan ay nakadesign po sa mapa ni General Tanaka Turo. At medyo may kalaliman po ang mga ganito. Minsan umaabot po ito sa 30 to 70 feet. At posibleng tunnel ang pinaglagyan nito sa ilalim ng nakatriangulong mga bato. Bawat isang bato ay posibleng may karga. Kaya tinuro po niya itong unang bato na ito, yan, na sinasabi niyang ito ay parte ng triangulo, ay posibleng may nakatago sa ilalim. Sapagkat yan po ay taniman ng palay at yung design na parang mga mata na yan na tunnel down ay may nakalagay na sikreto sa ilalim noon.
So bawat isa po sa batong nakatriangulo, una po yun. At itong pangalawa na kanyang pupuntahan ay parte po ng rock formation na nakatriangulo na posibleng may deposito bawat isa nito. At ito po yung sinasabi niyang pangalawa na nagsasabing sa ilalim nito, tingnan nyo, look, one object here, mayroong bagay dito sa ilalim na itinago. So bawat isang bato ay prospect po ng Yamashita treasure sa ilalim, digging spot, bawat isang bato. Makikita natin na medyo may distansya po yung bato na yan, medyo malayo. Posibleng tunnel sa ilalim, may sikretong itinanil dyan sa ilalim. At malalaman na lang natin yan sa mga hidden treasure markers na nakabaon sa ilalim. Kung nakaturo sa ilalim or nakaturo sa gitna ng nakatriangulong mga bato. Posible kasing ang bagay na yan ay naibaon sa gilid or sa gitna ng nakatriangulo. Mayroon ding mga ganong sistema na natuklasan ng ating mga kababayan. Pero ayon doon sa mapa ay separated treasure in rock triangles. Ibig sabihin ay nakabukod. Pag sinabing nakabukod ay posibleng tatlo nga at bawat isang bato sa nakatriangulo ay may laman ito, may karga. So ito po yung sinasabi niyang pangatlo, no, sa nakatriangle. Medyo malayo, medyo distansya, kaya posibleng ang nakabukod na magkahiwalay ang Yamashita treasure at bawat isa nga sa bato ay may karga sapagkat distansya yung triangle, hindi po malapit, no, malayo, kaya posibleng yung rock formation ng triangle ay magkahiwalay nga at bawat isa nga ng nakatriangle na bato ay posibleng may karga sa ilalim. So makikita natin na ang batong yan ay may mga disenyo, may design na posibleng sa ilalim ay may sikreto, parte yan ng nakatriangle na bato. Bawat isa nga ng nakatriangle na bato ay target, no? At sa ilalim niyan ay magdigging, magtest dig o test digging. Posibleng may makita siyang mga marker dyan sa baba. Sign na may kayamanan dyan. Si yan ay nakadesign sa mga kayamanan na itinago ng mga Japanese Imperial Army sa palayan, sa taniman ng mga palay. Kalimitan ito ay nasa Ilocos, Nueva Ecija, Pangasinan, sa ibang panig pa po ng Visayas, Mindanao, na kung saan may mga taniman ng palay, ay may mga ganito ding klaseng disenyo na makikita. Maliban sa palayan ay mayroon din yan mga ganyang sign sa kabundukan, sa mga creek, sapa, sa mga gilid ng creek or sapa, sa mga water spring ay kalimitang dinisenyo po yan ng mga Japanese Imperial Army. At yan nga po ay sakop sa design ni General Yamashita at General Tanaka Turo. Sapagkat under po sa supervision ni General Yamashita si General Tanaka, kaya ang design ni General Tanaka ay mayroon din tayong makikita na design ni General Yamashita sapagkat sila po ay magkasama lang. Kaya similar ang kanila pong mga design doon po sa kanila pong libro na nagawa. So yan po ang ating pagbabasa, no? Dyan sa area na yan ay may sikretong kayamanan, yung rock triangle formation. Yung dot na yan ay mga batong nakatriangle at posibleng separated, bawat isa nakabukod ay may kayamanang itinago. At may mga ganyan na naka-rock triangle na ganyan na formation na dikit ay nasa gitna ang Yamashita treasure. Hukayin nyo lang, isama nyo na yung buong triangular, tanggalin nyo yung mga batong malalaki. At yun po ang isa kong digging spot. Posibleng distansya sa gilid ng naka-triangle, yung isang design na pahaba na triangular ay naroon ang Yamashita treasure. So malinaw po, no, na nandyan sa
palayan sa taniman ng palay sa mga nakatriangle na mga bato ayon po dyan sa dat na yan ay ang digging spot. So hanapin lang niya yung heart shape, hugis puso na araw, pagong na araw, yung nakapatusok na mga bato, yung matulis na nagtuturo kung saan yung direksyon, yan po ang kanyang susundan sapagkat mayroon talaga dyang mga arrowhead na nakabaon na guide ng Yamashita Treasure. So napakaganda po ang kanyang nadiskubre sapagkat yan po ay klaro. Klaro pa sa sikat ng araw na may itinagong kayamanan sa lugar na yan, sa palayan po kung saan man ito naroon. Posible itong nasa Ilocos, Nabesiha, Pangasinan, sapagkat yung kanyang salita ay Luzon at maaaring ito ay Ilocano. So, naimbag na daw kada kayo amin, mga Ilocano. So, yan po ang atin pong pagbabasa. Sana po ay may natutunan na naman tayo tungkol po dito sa mga marker sign na kanya pong ipinadala at nakapagbigay sa atin ng kaalaman tungkol po dito sa mga kayamanan na kung saan inapak-apakan lang natin sa atin pong lugar, sa atin pong lupa. Nang iba ay nangingibang bayan pa, nag-a-abroad para kumita doon sa Japan. Subalit ang pira ng Japan ay nandito sa Pilipinas na kung saan inapak-apakan lang natin. So hanggang dyan na lamang po, sana po ay nag-enjoy na naman tayo sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure video topic. Ito po ang inyong Ka-Treasure Hunter nagsasabing, kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay makakahanap. Magandang tangali, boss. Ito, nakita ko lang sa palayan namin. Yung anong ibig sabihin itong circle na to. Saka dito, boss. Dito. Iwan ko kung pyramid ito o hindi naman. Siguro. Dito lang sa nalapit sa palayan namin. Ito. Nanap ko tong tatlong batong na ito. Ito yung isa. Tapos yung isa, boss, nandun. Ito yung tatak niya, boss. Yung bato. Hindi maalis-alis. Ayan, nandito sa gilid. Tapos yung isa, nandun. Sa may... gilid ng kwan. Sa boundary. Ito, boss. Sana ay matulungan mo ako. Parang may kurtis. Siyang spear din dito.
saka dito pag ganon. Iwan ko lang, boss, sana'y maturuan mo ako kung meron man ito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung saan ako magsisimula. Magandang tanghali, boss, sa inyo. Sana'y matulungan mo ako. Tapos yung pinagkuhanan ko ng kwan, parang triangle kasi ito eh, boss. Doon sa binidyo kong malaking bato. Tapos may nakita kong tatlo. Ito yung pinakita ko sa iyo. Para may karagdagang kaalaman. Nandito siya kasi oh. Yung batong unang binidyo ko. Tapos yung pangalawa nandun. Nandun sa kabilang kwan naman yung isa. Tapos dito yung may arrow. Parang heart siguro to. Iwan ko lang. Pero may arrow nakalagay eh. Pababa. Hindi ko lang alam kung nagpapaturo lang, boss. Nagbabaka sakali ito. Triangle kasi. Ito. Sana'y matulungan mo ako, boss. Pasensya na kung nagambala kita. Sige, boss. Hanggang dito na lang.